Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumuporta dito sa Timothy Bergama, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin! Well, Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy na po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spindlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl ng mga vlogger, bagabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBM at sa Marcos Summer Session sa Katagala, bagabayan, akala mga paninira ay magitotoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, para bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagkapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat, mga kababayan, and a happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start, mga kababayan, i-shoutout more natin ang ating pong mga viewers, mga solid viewers na nakapasok sa ating top 5 commenters. Sila po yung mga viewers na marami pong binitawan na comment dyan sa ating comment section. So sila po si Ma'am Shane Sibal, meron siyang 78 na mga comments. Lerma Sondita, meron siyang 47 na mga comments. Conrado Amugawen, meron siyang 39 na mga comments. Jeline Cason, meron siyang 33 na mga comments. And Aeng Gimentisa, meron siyang 35 lahat na mga comments. Again, sagasama po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nisi-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Barbara Butler, Marie Cres, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casaliejo, Gold Digger, Samuel Membrado, and Via Vivar. Meron rin pong nabigay sa atin ng super thanks or yung pangkalaman si Sir Ivan or pang snack si Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Nia Wilson, nabigay sa atin ng 4.99 pounds. Actually, dalawa po ang kanyang binigay, mga kababayan. Thank you so much. At syempre, i-greet po natin ang ating po mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy, happy birthday! At syempre, wari po natin kalimutan ating pong mga suki, mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. I-greet more natin si Lynn Gonzalez, nandiyan po si Nonoy Florin Hills, Flaviana Abila, nandiyan po si Sarah Brightman Vlog, nandiyan po si Elizabeth Habihan, Lolita Maniha, Florifee Gumapak, Rod Datuin, Erwin Sinorin, Dave Gamer, Marilyn De Los Santos, Dodds Valley, and hi to Lirma Sondita. Okay, so kumustang lahat, mga kababayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron pa tayong energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, doon po sa ating mga kababayan po na kagigising pa lang. At doon po sa ating mga kababayan po na kumain na kasi malapit na po yung lunchtime. Don't worry, kasi painitin ko po kagal ang inyong mga umaga kasi marami pong baon sa Sir Ivan na mga pasabog. Marami po ang mga baon po na mga mainit na mga balita. At siyempre, huwag natin kakalimutan. Madidibang po tayo po na mga fake news, mga ipinapakalat ng kabilang kampo na mga anti-Marcos. Dapat na silang kukurtin kasi sila po ay salot ng lipunan, mga kababayan. Hey! Good morning, Pilipinas! Okay, so una po sa ating pag-uusapan, siyempre may kumalat po kahapon na video na kung saan nagkaroon sila ng premiere day doon sa sa mukbang ng Nausog Rally sa Canada, mga kababayan. So yung video na yon, as far as I know, dala po ito
ni Butanding Makahabayan. Dala to ni Roque. At saka nakita kasi natin, 'di ba, nandoon po si Roque, nandoon po itong si Glenchong, pero before sila pumunta doon sa Canada Makahabayan, nag-stop over muna sila. 'Di ba, kahapon pinakita ko na nakita po si Roque, si Glenchong at saka itong si Hitad, si Maharlika Makahabayan. So siguro bao nila ang sinabi po ni Hitad na yung Paul Boron video po ni BBM. So doon lang ipinalabas una. Teaser kasi kahapon Makahabayan. So una lang ipinalabas doon po sa mukbang ng Nausog Rally doon sa Canada. Ngayon, ang nakakatawa kasi Makahabayan, nakita ko kasi nga yung teaser pa lang. So hindi pa nila ipinalabas po yung full na video na kung saan yung clear po na video Makahabayan. Kasi kung titingnan ho natin, ang video kasi ipinalabas lang po doon sa projector. So doon sa projector, kahit malayo ho yun, kitang-kita ho natin na yung video na yon ay parang stop motion graphic style Makahabayan. AI plus stop motion na graphic style. Yung pagano'n-ganon Makahabayan. Every seconds pagano'n-ganon. Tapos meron ng bumuga na usok daw eh. Ang tagal na palabas nila. Ang tagal ipinalabas. Siguro kahapon lang natapos ang video Makahabayan. Pero nung tinignan po si Ivan, sabi ko, ang pangit naman ito. Ang fake naman ito. Dismayado si Sir Ivan. Dismayado ako doon po sa kalang graphic video editor ng Nautog Rally Makahabayan. Kasi nga siyempre, ang laki po ng ibinayad sa kanya, billions. Pero yun po ang kaya Makahabayan. Diba? Nakakadismaya. Alam niyo po, ang dapat ang ginawa sana nila, no, magpaturo sila doon kay Baste, kasi si Baste ay eksperyensado Makahabayan. So sana nagpaturo sila kay Baste para maging realistic po yung ginawa sa video kung sino man yun nandun sa video Makahabayan. At ang sabi nila, si PBM daw. Nakatawa talaga eh. At saka nagbasa ako doon sa mga comment. Nakatawa naman kasi sabi nila, before daw ito ipalabas, sana daw ito daw si PBM. Nanawagan sila na bababa na daw sa pesto, wag na daw magsuna kasi nakakahiya daw. Para daw hindi mapahiya si PBM, dapat mag-step down siya within today Makahabayan. Kasi kahapon niya eh, di ba kagabi po nila nirelease doon sa Canada. So yung mga gunggong po na nauto po ni Hita Makahabayan, abay nanawagan kagad, pababain po si pesto si PBM para daw hindi mapahiya Makahabayan. Gunggong talaga eh. Alam niyo po, nakatawa kasi dito. Kahapon na po nila or kagabi po nila inilabas po yung video, which is ang tagal na po. Talagang overdue na diba? Talagang overdue na po ito. Kasi nga kung meron talagang video si PBM, noon pa ito nila inilabas. Kasi nga marami na pong diba? Marami ng mga issues, marami ng akusasyon itong si Digong, meron ng akusasyon po itong sa Pedialix. Dapat noon pang time na yon inilabas na po yung video na to. Pero bakit po walang lumabas na video? Bakit kahapon lang po? Kasi ang teori ko dito, kasi itong video na to, matagal itong nagawa. Siguro naghanap po sila ng mga medyo may kagalingan po ng konti na isang video editor Makahabayan, pero hindi pa rin po perfecto na pagkagawa. Kasi kung titingnan natin, kahit malayo po yung video, stop motion at saka yung graphics nila, talagang hindi po totoo Makahabayan. Ang piki talaga eh. Para sa akin, ang piking-piki talaga ng video. Pero ang nakatawa kasi dito, no, maraming nauto itong si Tad, marami pong nauto po itong Taps Coalition, maraming nauto itong mga alipores po ni Digong at saka ni Kiboloy. Kahit alam nila na kalokohan lang yun, kahit alam nila na yun po ay piki mga kababayan, ipinagpatuloy pa rin po nilang ipinalabas. Kasi nga, syempre po, para po sisiraan si PBM, para po wala pong manood po sa zona ni PBM, so yun ang kanilang ginawa, tinaiming nila sa zona. Pero alam nyo po ang kanilang target, di ba sabi nila, before po sa zona, matatanggal na si PBM sa pesto. Kasi daw ilalabas po yung pulburon video. Pero kahapon nangyari, so nandyan pa rin po si PBM. Presidente pa rin po. Ipapakita ko muna sa inyo, ito pong video po na inilabas po ni Jojo Connect TV. Kilala ba natin si Jojo? Yan dyan po sa Hong Kong na vlogger. Isang gonggong to eh. Kasi siya po, isa siya sa nakita ko na nag-upload po ng video na yon, yung teaser video. Pakita ko muna sa inyo ang vlog po ni Jojo. For more details, let's watch this. Sa puntong ito, makikita natin yung diumano ay pulburon video. Ito po ay pinalabas sa Maisog Rally sa may Canada.
So, kung titingnan natin, ayan po, no, maaninag natin. Kasi malayo yung parang teaser daw at hindi pa daw ito papakita ngayon. Pinakita nga pero blurred. But as you can see, napakalinaw naman. Ha? Parang buhok pa lang, buhok pa lang, buhok na ni BBM. Makikita natin na may hinihit-hit dito sa baba. Ito yung ulo, hinihit-hit. And tas tatangos siya. Makikita talaga natin na parang may hinihit-hit dyan sa may table baga. Parang isang tao siya lang. Isang tao. Ayan, kahit blurred siya, makikita mo talaga. So, bagamat maiksi lang yung portion na pinakita talaga, makikita mo talaga na merong hinihit-hit dito. At buhok pa lang, makikita mo, maaninag mo, na buhok ito ni BBM. So, maganda kung ipapalabas na ito bukas o kung kailan nila ito papalabas. So, ito po ay isang, kung ito talaga ah, kung ito talaga ay yan, kasi blurry siya eh. Kumbaga binlurred siya kung ito. Ito ay living account proof na bangag talaga na nagtudroga itong si Presidente Marcos. So immediately pag ganito talaga, the President cannot be trusted to hold the position or this office kasi kumbaga ay inilalagay ang bansang Pilipinas sa alanganin. So makikita ninyo, ayan o, pag zinom natin, aninag na aninag talaga. Abangan natin ang pagpapalabas dito sa pulburong video na ito. Bagamat ako naniniwala na hindi lang isang kopya ito eh. Maaring may mga ibang may hawak ng video na ibang angulo naman or ibang occasion. Pero ito malinaw po. Malinaw na nagpupulburon. So, abangan natin. Baka bukas na ito ipapalabas kasabay ng State of the Nation address ng Magonggong. Hey, naniniwala ka, ano, nakakatawa talaga eh. Yun na kasi ang target nila kasi gusto lang iupo po itong si Sara Duterte, which in fact hindi ho yan mangyari. Bakit? Kilala ho natin si Sara kasi kilala ho natin yung mga Duterte na hindi naman talaga sila karapat dapat na mamuno po sa Pilipinas kasi hindi po nila alam paano po palaguin po ang ekonomiya sa Pilipinas. Ito ang si Tad, hindi niya nakita mismo yung video. Pero sabi niya, meron daw ang video pero hindi niya mismo nakita. Alam na ito ni Senator Aimee, mga kababayan. Alam na ito ni Senator Aimee. Pero ang kanyang claim sa next po niyang sinabi, sinisisi niya itong si Digong dahil daw kay Digong nakaroon po ng video itong si PBM daw. So ibig sabihin, doon siguro nag-start kay Digong, nakaroon po ng idea, ito po ang mga alipurs po ni Digong na gagawa sila ng video ni PBM kasi gusto nilang patotohanan po ang sinabi ni Digong para hindi po mapahiya itong si Digong. Diba? So malamang sa malamang, tsuri ko ito, doon po nag-start ang video na idea nila na ipabalabas po in the future at kahapon meron na pong teaser. By the way, wala po sa akin ang pulburon video, okay? Hindi ko nakita. Okay, pero merong pulburon. Alam din ni Senator Aimee yan. Alam niya yan, alright? But ako, gusto ko maging tapat sa inyo dahil hindi ko nakita yung pulburon video. Actually, may nag-ano sa akin yan, may nag-umausap sa akin tungkol dyan na i-release yan. Pulburonic issue. Si Duterte ang nagpasimuno nito. Narinig nyo kanina, sinalampak ko lang itong mismong galing sa PDEA. O, tanginan nyo, PDEA leaks. O. Alam nyo kasi bawas-bawasan yung kanunod kay Maharlika, nagiging tanga kayo lalo eh. Hindi, totoo, wala akong biro. Nakakahawa ho yung katangahan nila doon. Pwedeng bawas-bawasan yun ng kaperaso. Mga siguro kung everyday kayo nanonood, at least once a week. Kasi marami nagiging tanga sa kakapanood doon. O, diba, nagbaliktaran na sila. Kasi nga, kanila mga utak,
utak pulburo na. Puro na kasi pulburon, wala naman kasing video na ganun po si PBM. Gawa-gawa lang po nila yan, di ba? Before tayo makapatuloy, i-shout more natin ating po mga viewers na kasama natin ngayong araw. Nandiyan rin po si Edmond Ramos, Estrella Kihans, nandiyan po si Wilson Sia, Corazon Alicando, Aurora Eldefonso, hi to Edwin Santos, i-shout out po natin si CJ Sales, at saka sa kanyang mga kababayan na nandiyan sa Pandayan, Poblasyon Alamino City, Pangasinan. Hi to Aurora Mercado and family na Mangaldan, Pangasinan. I-shout out natin si Buyet Cantel and Jess Tobtob from Calamba, Laguna. So, babalikan po natin yung pong sila si Sarah, mga kababayan. Pag-usapan rin po natin siyempre si Basti at lalo-lalo na ito rin pong si Sarah. Kasi may napansin ako sa kanyang previous na interview, yung ambush interview niya. Kasi nga tinanong siya dito, ano daw ang kanyang masasabi sa budget po ng kamera sa sunap ni PBM na umabot daw ng 20 million pesos. Alin ba ang kanyang sagot, mga kababayan? Nakatawa talaga eh. At doon sa dulo, meron siyang nasabi na kung saan, alam nyo ba, napaka-controversial lang po ito. Napakalaking issue naman po ito. Bakit? May nabanggit siya sa dulo na isang TV series sa Netflix na naman po. Nakikita natin dito, ito pong si Sarah, mahilig po manood po ng series. So siguro, dyan po sa kanyang office sa OBP, wala siguro itong ginagawa at malamang walang ginagawa, kundi ang kanyang ginagawa, only nanood lang po ng Netflix. Bakit? Alam niya itong title na ito. So mamaya pag-usapan natin yan. But for that, siyempre good news muna tayo. For more details, let's watch this. Hindi lamang mga kagamitan ang susi para mapataas ang kita at produksyon ng mga magsasaka, kundi ang pagkakaroon mismo ng karapatan sa lupang sinasaka. Kaya naman, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. puspusan ng hakbang para maibigay ang mga titulo na kanilang inaasam. At kabilang nga sa mga nakatanggap na ang isang pamilya sa Masbate. Ang kanilang kwento silipin sa Ang Pangulo at Ang Magsasaka. Aling oportunidad pa ang mas makahihigit sa pagkakaroon ng hanap buhay mula sa sariling lupa? Aling oportunidad pa? Wala na nga, wala na. Ganito mailalarawan ang kwento ng isang magsasaka na naging benepisyaryo sa pagkakaroon ng sariling lupa at titulo nang siya na ang tumayong tagapagmana dahil wala na ang kanyang ina. Dahil sa pagkakataong ito, nasaksihan ang pagkakaroon ng isang progresibong hakpa na siyang nagdala sa pagkakaroon ng sariling mapagkukuhanan. Sa pagkakaroon ng karapatan na mamahala sa sariling lupa, na isa katuparan ang pagtatanim at pangangalaga ng kanyang sariling lupain. Dahil sa pagbibigay sa amin ng titulo, na wala na yung mga haka-haka namin na baka mabawi pa sa amin yung lupa. So, ngayon, protektado ng mga lupa namin. Medyo maginhawa na ang pagbibigay namin ng sustento sa aming pamilya dahil sarili na namin ang hani, wala ng kahati. Pagkamat naging daan ito para magkaroon ng hanap buhay, mayroon pa rin balakid sa kasalukuyan. Ito ay dulot ng panahon ng tagtuyot. Magkaganon pa man, laking pasasalamat pa rin ni Tatay Mikiyas dahil nga sa karapatan niya sa lupa at sa titulong kanyang nakamtan. Ito ang kwento ng hanap buhay sa sariling lupa. So isa po sa nagustuhan po ng taong bayan dito po kay PBM, yung kanya programa po na sa pagbibigay dito po ng mga land title sa mga magsasaka. So talagang nakikita natin dito na marami pong mga magsasaka talagang nagpasalamat po kay PBM. Kasi first time po itong nangyari na mismo po si PBM na pumupunta doon sa iba't ibang lugar. At first time po nangyari si PBM na migay po ganun kadami na mga land titles. So marami po mga magsasakang natulungan po ni PBM. So yan po'y isa sa nagustuhan po ng taong bayan kay PBM. Tapos ngayon nanawagan po yung mga mukbang ng nautog rally na pababain sa pwesto si PBM. Diba nakakatawa talaga eh. Hindi ba nila nakita yung mga paghihirap, yung mga pagsisikap po ng presidenteng si PBM? Hindi lang nakikita yan. Bakit? Kasi nga nabulag sila sa pera, mga kababayan. Diba? Bulag na bulag sila, pero kahit alam naman nila na may ginagawa po si PBM.
Isa po sa ating isa po sa ating ebidensya na yung mga nagpuntahan doon sa rally sa Liwasang Bonifacio na kung saan yung people suna ni Sara daw, pero hindi naman po pumunta doon itong si Sara. May nakita tayo doon na yung area po sa Liwasang Bonifacio na sabi lang blockbuster daw. Jang pack daw yung mukbang ng nautog rally doon sa Liwasang Bonifacio, yung people suna last July 20, samantalang nakikita naman natin po sa gitna walang tao. Mas marami pa nga yung Sara Resign Rally, 'di ba mga kababayan? Mas marami pa po yung Sara Resign Rally, itayo po nanawagan one time lang. Ito partida. One time lang po tayong nanawagan po na pag-resignin itong si Sara. Pero after how many weeks, tingnan niyo napababa natin si Sara. Ganun po kalakas ang mga loyalista. Ganun po kalakas ang mga pro-admin ng mga vlogger. Partida, mga vlogger lang, mga loyalista at saka yung mga suporta kay PBM ang nanawagan po na bababa sa pesto si Sara bilang DepEd Secretary kasi nawalan man talang kwenta. Wala siyang nagawa sa gobyerno natin. So itong si Sara na pag-isipin siguro na majority po sa taong bayan nanawagan na siya po dito ay magbitiw sa pesto bilang DepEd Secretary. So siya po ay bumaba kasi nahiya siya mga kababayan. Diba? Tingnan nyo, one time na tayo nanawagan. Pero sila, how many days na? How many days na? How many times na silang nakaroon ito po ng mukbang ng nautog rally? Wala pa rin nangyari. Presidente pa rin po si PBM. Diba? Isa sa ebidensya natin na yung po mga nagpuntahan doon sa Liwasang Bonifacio, mga bayad mga kababayan. At alam mo natin, karamihan sa nagpuntahan doon kasi sila po ay bayad, alam nila na matino po na presidente si PBM. Pero siyempre, no choice sila kasi pira na yan eh. Pumunta sila doon, merong pera, plus meron pong snacks mga kababayan. So ito po ating ebidensya. For more details, let's watch this. Kailan balik niyo doon? Wala ko sinabi. Ganda ng t-shirt na may isog, oh. Yan, may isog yan. Yan. Peace not war. Yan, si nanay, may isog. Diba may isog? May isog, matapang. Yan. Sa waray, may isog. May isog. Tapos 150 lang bayad. 150 maghapon. Ang kinain namin tinapay doon sa ano, sa doon yung mag, may ano siya parang para intablado, parang concert. Intablado talaga. Sa luneta. Pero pinababa si BBM sa mga presidente. Sa BBM pinababa sa mga presidente, ipapalit si Sara Duterte. Paig naman tayo noon. Eh ayun, ayun, wala ko. Gusto ni Duterte, ama na maging anak na maging presidente. Hindi ba pwede yun? Okay. Hintayin nila hanggang nino matapos. O diba, ang daming bayaran. Hindi pa napuno yung Liwasang, diba? Ang daming bayaran pala. Hindi man napuno yung Liwasang, sa gitna, walang tao, diba? Ngayon, ito po mga taong ito, sabi nila, pumunta sila doon sa rally. Well, siyempre kasi nga may pera mga kababayan. Sabi po doon sa nag-vlog sa kanila na ang sabi daw ng tao na yon, ang gusto po ng ano ng ma-autog rally na pababain si pesto itong si BBM at gustong ipalit po itong si BB Sara. Pero at least nasabi po doon sa mama na hindi po maganda yung ganun kasi gusto nila na ano na patatapusin muna si BBM ng kanyang termino. Kasi nakikita po ng tao na yon na maganda po ang ginawa ni BBM. Maganda po ang mga pulisiyang ginagawa ni BBM at marami po na gusto sa kanya. Kaya nakikita naman natin yan sa mga survey mga kababayan. Nakikita natin po sa mga survey na majority po sa taong bayan ayaw pong bababa si BBM bilang presidente. So ibig sabihin, marami pong mga hindi nabulag. Marami rin po dito pong hindi nadala ng kabilang kampo. Sila lang po dito ay pumupunta dyan sa mga rally kasi merong pera. Pero kahit merong pera, hindi pa rin po napuno ang kanilang rally mga kababayan. Nakakatawa talaga eh. So ngayon, alam niyo po, dito kasi sa plano nilang pagbababa ni PBM sa pwesto at gusto na pong iupo itong si BP Sara, well in fact, hindi po kasi yan ganun lang po kadali. Bakit? Kailangan po ng grupo ni Digong ang suporta po dyan sa Kamara. Kailangan po ni Digong ang suporta dyan po sa Senado. Kasi hindi po ganun basta-bastang patatasikin sa pesto ang isang presidente. Kailangan mo muna yung meron kang political will. Kailangan mo muna na meron kang suporta po dyan sa loob po ng Kamara. Well, in fact, fortunately enough na marami po mga supporter, mga mambabatas dyan po sa loob po ng Kamara, si PBM.
kasi nagustuhan nila po ang ginagawa ni BBM. Nagustuhan na po nila the way sila i-handle ni BBM, kaya nga malaki ang kanilang pasasalamat sa isa pong Marcos ang naging presidente. Ipakita ko sa inyo mga kababayan, ito pong video natin, presentation tungkol po kay Apulakay at saka kay PBM. For more details, let's watch this. A story born 100 years ago about life, leadership, and legacy waiting to be retold. Si Marcos talaga really made a mark in who we are in international politics. No? But if you compare what he did for our country during the time he was president, no one should ever be sorry that we had Marcos for a president. Kung ikumpara mo yung good points ni Marcos at saka yung good points ng ibang naging presidente natin mula sa kalintingan yung iba. Since the Marcos administration, I don't know, has he really gotten off the ground? Only history can rightfully judge President Marcos. This is history. So nakuha po ni BBM galing po sa kanyang papa. Ito pong kanyang leadership style sa Marcos administration, sa ngayon po na siya po ay isang presidente. Nakuha niya ang kanyang leadership style doon po sa kanyang papa. Ano man ang mga proyekto, ano man po ang format, ang mga projects po na ginawa ng kanyang papa noon, ang ating ekonomiya sa panahon po ni Apulakay, which is maganda talaga yon. At alam mo natin, tayo po nag-i-export po ng mga produkto. After po kay Apulakay, wala nang nangyari katulad po sa nangyari sa Marcos regime, mga kababayan, di ba? Until today, naupo na po si BBM. So ang taong bayan, mga Pilipino diyan sa Pilipinas, nagkaroon naman po ng pag-asa kasi nga isa na naman pong Marcos ang naupo, mga kababayan. Pati nga yung, di ba, yung mga investors natin, mga businessman, mga business tycoons, nagustuhan si PBM. But before that, ipapakita ko muna sa inyo po, ito pong vlog po ni Mike Abe, kasi nga yung grupo ng SMNI, ang grupo po nila ni Digong, grupo po nila ni Koboloy, na kung saan siya nga pala. Isa po sa affirmations kung bakit ko nalaman na meron pong sinabing iba itong si Sarah during po sa kanyang interview the other day, dahil po sa SMNI. So ibig sabihin, ang SMNI ang dahilan kung bakit po nalaman natin ang kabubuhan nitong ni Sarah. So for more details, let's watch this. Nabalitaan ba ninyo ang iingay ng mga Duterte at Kibuloy supporters, lalo na yung Kibuloy camp? Kaya lalo sila nag-iingay ngayon kasi nga po ay galit sila. Ayaw man lang aminin, pero may halong galit na sa gobyerno at lalo na ho sa kongreso. 2 taon na silang bumabatikos . Tapos ngayon, ang nakapagtataka, mukhang hindi nila alam yung kailang ginagawa. Alam yung bakit. Kasi ako po, ang tagal ko na sa media. Dapat kasi huwag kang babatikos ng sobra, lalo na kung walang ebidensya at wala sa lugar sa gobyerno. Kasi ang broadcast business, dati ko na sinabi, uulitin ko, pribilehyo lang. Galing sa gobyerno ang prangkisa at saka frequency. Ay itong SMNI, akala nila, hindi yata nila alam yon. Akala nila sila dumating sa mundong ito, sila na yung masusunod sa lahat ng gusto nilang gawin. Nakalimutan ang limitasyon, nakalimutan ang accountability. Responsibility and accountability as network, as media, kinalimutan nila. Isipin mo, walang tigil ang batikos nila sa gobyerno na karamihan fake news, walang basihan. Tapos ngayon mag-a-apply, lalapit sa gobyerno. Anong ginawa nila? Nag-apply para makapag-cover sa State of the Nation address sa zona ng Pangulo. O paano ka naman bibigyan ng accreditation? Wala kayong ginawa kundi bumatikos. Kaya nakakatawa, lalapit pala kayo sa gobyerno, dapat alam niyo, lagi tayong may kailangan sa gobyerno. Tayong mamamayan, laging may kailangan sa gobyerno. Tayong mamamayan, ano man ang business natin, kailangan natin ng gobyerno. Local o national. Eh kung from day one, puro kayo batikos, puro negative, puro pagpapabagsak ang ginagawa, puro resign ang sinasabi niyo. Wala na kayong nakita ang kabutihan sa gobyerno at kay Pangulong Marcos at sa Kongreso. Tapos ito nga, pagdating ng ganitong araw, na kailangan pala. Hindi nyo alam kailangan nyo kung ang gobyerno, kinalimutan nyo na kailangan nyo ang pamahalaan. O ngayon, ano nangyari?
Gusto niyong mag-cover, sumama sa mga media para mag-cover ng live sa Kongreso ng SONA, hindi kayo pinagbigyan dahil wala kayong accreditation. Nireject ay yung accreditation. Hindi kayo kinilalang media. Hindi kayo kinilalang lehitimong mamamahayag dito sa bansa. Dahil nga, mula, kaya kayo sinuspindi, kaya kayo ay tinangkalan ng prangkisa ng Kongreso dahil sa inyong ginagawa. Hindi naman kayo nagbago. Ay, anong klase naman kung kayo bibigyan ng Kongreso ng accreditation sa kabila ng inyong ginagawa sa ating pamahalaan? Yun po yun. Yun ang dapat yung alalahanin. At yun ang dapat malaman ng taong bayan. Kayong mga nanonood, nakikinig ng mga nangyayari, dapat alam nyo ito. Ang gobyerno ay laging merong authority. Ang gobyerno ang nagpapatupad ng batas. Ano man ang ating galaw, ano man ang hanap buhay natin, kailangan natin ng gobyerno. Meron tayong obligasyon sa gobyerno. Anong obligasyon? Sumunod sa batas. Anong obligasyon? Magbayad ng buwis. Anong obligasyon? Sumunod sa mga regulasyon. Eh, hindi naman nila ginagawa yon. Kaya nga nawala sila sa ere. Eh, ngayon, akala ng nila, media rin sila. Hindi na ho kayo media. Sinabi ko na yun nakaraan. Mula na kayo suspindihin at kasilahin ang inyong prangkisa, kahit sa Kongreso pa lang, hindi pa tapos sa Senado, hindi na kayo media. Social media kayo. Iba ang social media kaysa sa media. Ang lehitimong broadcast business, may prangkisa, may frequency, at hindi kayo sinususpindi. Eh, suspindido nga, di wala na kayo. Di ba? Papapaniwala kayo dyan sa inyong mga advisor na kunwari magaling. Naghahanap buhay lang yan. Kumikita lang siguro sa inyo, kaya kayo pinagtatanggol, pero baloktot. Ayan, ang nangyayari, ha? Grabe talaga. Yan ang lagi kong sinasabi. Responsibility and accountability, hindi pwedeng mawala yan, kahit pribadong sektor pa. Hindi pwedeng ang inyong paniniwala, kayo ang hari, kayo ang masusunod. Wala itong gobyerno, wala itong batas na ito. Eh, nadinig ko pa nga doon sa ibang mga member ni Kibuloy, wala naman kayong batas eh, wala naman tayong batas eh. Bakit kayo sumusunod sa mga sa gobyernong korap? Makita mo. Saka nakakita ng papakilala ang anak ng Diyos ay ganyan. One-sided. Ha? Pag tinanong mo, sila lang ang tama. Pag tinanong mo, wala silang kasalanan. Eh, sabi lang niyo yun. May complaint natin. Anong gagawin natin? Ayan. Diba? Ay, nako, ha? Hindi na ninyo malilinlang ang mga taong katulad nitong channel na ito. Nakakaintindi ng sitwasyon. Tama na, sobra na ang panlalait. Tama na, sobra na ang panlilinlang. Kawawa yung mga member nyo at mga tao nyo. Ang taong bayan na majority hindi naniwala dito at sa abroad. Ala ng katapusan. After 2 years, anong nangyari? Wala naman eh. At hindi nyo kaya. Malinlang ang mga Pilipino. Pagod na at sawa na. Pati nga yung mga DDS, nag-aaway-away na sila. Yun na papansin. Yung mga supporters nila at yung mga vlogger nila, nakahiwa-hiwalay na. Nang paniniwala. At hindi lang yun. Naku, ang dami nilang kaso. Yung vlogger nyo nasa Amerika, katakot-takot ang kaso rito sa Amerika. May mga Pilipinong nandito, nagpunta ng Amerika para siya kasuhan doon. Ha? Yung inyong vlogger dito. Ha? Na dating, hindi ko alam kung anong layo ni ng mga yan. Kakaliwat ka na din ang kaso. Meron yata ngayon bagong kinasuhan naman, di ba? Ha? Nung isang congressman na taga Bicol. O yan, patong-patong na. Maliban pa yung kasong ipinail ni Terianes. Di ba? Tapos ito, meron pang, di ba? Pati yung mga Duterte, kinasuhan din. Patong-patong na rin ang kaso ng mga Duterte, di ba? ICC. Tapos plunder case na ipinail ni Trillanes, dating sila do Trillanes, tapos may susunod pa raw, di ba? So sila mismo, yung Duterte may mga kaso, Kibuloy may mga kaso, yung mga vlogger may kaso at dito at may kaso sa Amerika. O iba paano mo? Paano nyo papaniwalaan yung mga ganyan? Hindi ko sinabing guilty na. Pero may mga komplainan at buhay yung mga kaso na hindi pangkaraniwan. O yan ang sinasabi. Ibig sabihin, disorganized sila. At hindi nila alam kung ano yung kanilang ginagalaw. Akala nila ganong kadali magpabagsak ng gobyerno. Akala nila ganong kadali na maging oposisyon. Eh, hindi naman sila oposisyon. Ang tunay na oposisyon, merong national program. Merong national interest kung ano ang kapakanan ng kanilang pinaglalabang mga Pilipino. Lehitimong oposisyon, merong constructive na mga idea. Criticism, pero constructive ang dating. Tumutulong, nakakatulong. Hindi pwedeng oposisyon ay pagpapabagsak lang. Hindi pwedeng oposisyon pang-aagaw ng kapangyarihan. Hindi pwedeng oposisyon yung paninira lang ng fake news o wala sa lugar. Hindi yun oposisyon. Destabilizer yun. Di ba? Masamang oposisyon yun. Hindi nga oposisyon ang tawag dyan. Pang-aagaw ng kapangyarihan. Pagpapakalat ng fake news. Wala namang naniniwala. After 2 years, lahat ng sinabing
masama laban sa Pangulo at sa gobyerno, walang napatunayan kahit isa. Ang nangyari pa, sila ang mga kinasuhan ng iba-ibang grupo, hindi ang gobyerno. Nabaliktad na sitwasyon. Yung mga nag-aako sa laban sa gobyerno, sila ngayon ang katakot-takot na mga kaso ang kinakaharap laban sa mga pribadong sektor na nag-file ng kaso sa kanila. Ay di ba yung biktima ng tukhang mga pribadong mamamayan? Yung nag-file ng kaso ng plunder, si Trillanes, si Bilya na yan. Yung, yun lang ang politiko. Yung congressman nag-file ng kaso doon sa isang vlogger dyan, wala namang ginawa. Kung hindi, kala mo magaling. O, nayari na. Ganun talaga. Ayan ang sinasabi natin. Okay? Eh, isa naman ang galawan yan eh. Yung mga vlogger at yung mga news anchor ng social media ng SMNI, halos pare-pare siyang galaw. Kaya kahit anong gawin nyo, kahit maglupasay pa kayo, dahil ang tingin sa inyo ng gobyerno, social media kayo, hindi na kayo media, hindi talaga kayo bibigyan ng accreditation. Kung magko-cover kayo sa mga national event ng presidente at iba pa, eh, voluntary lang yan. Pero sa mga sensitibong issue, national security ang concern, national security ang usapin, bay, baka talaga hindi kayo payagan. Katulad ng nangyari ngayon. Hindi kayo allowed pumasok ng Kongreso. Hindi kayo pinayagan mag-cover. Mangopya na lang kayo. Total, live na ba niyan sa lahat ng television doon sa Channel 4 na aming, kung saan mayroon akong programa sa Channel 4, Channel 13. Mangopya na lang kayo doon. Yun lang naman ang gagawin nyo. At least, pag kumopya kayo, tama ang kukopyahin nyo. Pagka kayo naglabas niyan, di ko alam kung anong dati. Alam mo, Kuya Mike, dahil po itong si ito pong grupo nila ni ano, ng mga vlogger nila ni Kibuloy at saka ni Digong, bakit sabay-sabay sila magpalabas po ng mga content which is the same po kung ano pong sinasabi ng isang vlogger na kung saan yun, nandun po sa US, sinusunod na kaagad yan. Diba? Like for example, sinabi po ni Hitad na ipabalbas na po niya ang kanyang tinatago daw na pamalakasang video ni BBM. Yun rin po ang sinasabi ng kanyang mga kasamahan. Like for example, sila si Sas, si Joy Rivera, ito pong studio, fourth floor studio. Yeah, ba't rin yung iba? The same po ang kalang sasabihin, the same po ang kalang mga post sa Facebook, bakit synchronized sila? Kasi sila pong lahat ay mga bayaran po dito sa kabilang kampo. Kahit alam nila na fake news yun, kahit alam nila na hindi po tama ang kanilang ginagawa, well, no choice sila. Kasi sila po ay bayad. Kaya kung mapapansin natin, kung ano po ang sasabihin po ng isa, ganun po sasabihin po ng ibang mga vlogger. Kaya nga sila to, nang kalitsilitsihan na, napansin nyo ba si Banat Bay? Di ba ngayon, sunod-sunod na tinitira po itong si Hitad, tinitira po sila si BMR, tinitira po yung si KPL, pati yung iba na mga vlogger. Kasi nga, nagkaunsihan na sila dito, malamang sa pera mga kababayan. Di ba? Diyan sila nakaunsihan. Siguro, binayaran itong iba. Ay ba, hindi nabayaran. Kaya nagkaganon-ganon sila. Nagkabalintong-balintong. Ito pong si Banat Bay. Puro na paninira po sa kanyang kasamaan po ng mga DDS. Ay siya nga pala. Hindi na pala DDS sila, no? Gusto po ni Banat Bay, LDS na daw ang tawag sa kanila. Pero meron pong grupo, church group, na hindi po papayag na gagamitin po yung LDS. Diba yung Church of God of Latter-day Saints, kasi LDS yan eh. So hindi sila papayag na gagamitin po yung LDS, kasi kapag gagamitin po ng DDS, yung LDS, papangit na kasi. Kasi alam po natin po yung meaning, kapag meaning po or kapag yung pangalan po na LDS gagamitin po dito ni Banat Bay, pwede nating masasabi na legit, donorogista, scammer, supporter. Diba ang pangit na pakinggan? Pangit po yan, pakinggan po, sa grupo po, sa membro po ng Latter-day Saints. So hindi nila kaya po na tanggapin, hindi nila matanggap, nagagamitin po ni Banat Bay ang LDS na instead po DDS. Umis ka po na po yung grupo ni Banat Bay sa DDS kasi pangit na po yung imahe ng DDS. Kaya ginawa po yung LDS. Pero si Ivan, tatawagin ko pa rin po sila na DDS, di ba? So, member po sa mga Church of God of Latter-day Saints. So, don't worry, babanatan natin sila. Before tayo magpatuloy po, saka pag-usapan na po natin si Basti at saka itong si Sarah. Before that, isa tumar natin si Evangeline Atienza. Hi daw sa kanyang pamilya, De Los Santos. Hi to Ate Ligaya na nasa Italy. Hi to Oscar Soriano, Paulina, at hi daw sa Falsis family na nandyan sa Canada. Nandyan po si Evelyn Garcia, DC Villarroz or Ilkanang Kana. Nandyan po si Ashen,
Edgardo Canonigo at kay Josephine Martinez. Hi to Australia, key hands from Bulacan. Nandiyan po si Severino Calob, Edgardo Canonigo, Gloria Marquez, Mekari, Micaela Saban. Nandiyan po si Norma Ordono. Hi to Sagittarius and hi to Mary Ann Florendo. Okay, so si Ivan, ano po yung issue kay Baste? Kasi doon po sa Liwasang Bonifacio, meron palang video ni Baste ipinalabas doon, mga kababayan. Meron, pero kaya lang Bisaya eh. Pero dahil po, siyempre dahil po ito ay Bisaya, i-convert natin into Tagalog. Kasi meron siyang nasabi dito na pwede natin siyang sasampalin po ng ebidensya, mga kababayan. Tungkol po dito po sa leadership po ni BBM, tungkol po doon sa issues na sabi po ni Baste, hindi daw natugunan yung mga domestic issues dyan sa Pilipinas. Pero ang puro daw ngaw-ngaw ni BBM, puro daw kanyang sinasabi ay only ang WPS kasi ginawa dang propaganda ang WPS. Pero ipakita ko muna sa inyo po yung sinabi po ni Baste, then after that i-convert natin into Tagalog. O muna sila yung yun. Magbalik-balik rin na sana WPS. Iwan mo kung sa'y saktong plataforma. Wala sa'y plataforma gina-address ang mga domestic issues karon. Okay, so sabi niya, mga kababayan, na wala daw ibang sinasabi si PBM kundi ang WPS lang. Ginagamit daw yung WPS na issue kasi wala daw siyang ibang masasabi kasi nga yung mga domestic issues sa Pilipinas hindi daw ito natugunan kasi wala dang programa or plataforma si PBM. Kaya ginagamit lang daw yung WPS. Patuloy tayo. Itanin po yung WPS niya. Okay, mana. Buta na to. Sige, makiglalista nga ito, ana. Pero... ano sa pamandaw namin? Actually, ang... well, sabi niya, okay daw yung ginawa ni PBM na pagtatanggol po sa WPS, okay daw na. Pero meron siyang dinagdag dito, mga kababayan, na kung saan, napansin ba natin, hindi niya kayang i-criticize po yung China. Sabi niya, okay lang daw kasi okay lang ginawa ni PBM na pagtatanggol sa WPS, pero ito po ang kanyang sagot. Ang kung ano on, parang ang nato ha, ganang dili bitaw kuan inviting para sa mga foreign investors nga nakay conflict with somebody. Okay, so kutaray o ako foreign investor ko mato ko diri aning nasuran eh nya naisamo dako pag yun na superpower po ganahan baka nga mo buotan kasi mo porta diha unya. So sabi niya na hindi daw maganda na meron dito yung ka-conflict ng ibang lugar dahil daw sa WPS. Hindi daw maganda ito sa mata po ng mga investors kasi natatakot sila na mag-invest sa Pilipinas. Kaya sabi niya na dito hindi nila magta-trust, hindi na dito magporsigido itong mga investors from other country na mag-invest sa Pilipinas kasi natatakot na sila baka daw magkagera. So ginagamit nga dito yung port po na magkagera, mga kababayan. Well, in fact, hindi lang po yan mangyayari. Ginagamit na po yan, bakit? Kasi nahihiya na sila dito. Talagang nahihiya na sila dito at talagang binaon sila sa hiya na marami pong nagpasukan ng mga investors sa Pilipinas even though meron pong conflict, tension na nangyari dyan po sa WPS. So hindi po to harang. Hindi po to harang sa mga investors na hindi po papasok sa Pilipinas. Marami pong mga reports sa from other countries na mga reporter, mga kababayan, na marami pong mga investors ngayon nagka-interest sa Pilipinas at marami na pong pumasok sa Pilipinas na mga investors. So patuloy ho natin. Bukod na galit, o di wala. So, isa na kaanggulo. Kanimang good. Ginabalik-balik ini niyang ginapugos ni makahinumdum mo na istorya ko sa tagong sa hakbang ng maisog. Naingon ko na kanailahang ginakuan, ginayaw-yaw ang WPS nga propaganda na ito pagpatong admiral sa Philippine Coast Guard nga dili. Okay, so di ba? So sabi niya, ibinalik-balik lang daw ni PBM yung issue po ng WPS kasi wala siyang ibang masabi. Binalik daw lagi yung issue ng WPS kasi daw yun po ay propaganda, mga kababayan. Propaganda lang daw, tapos ibabalikan po natin ang kanyang sinabi nung una, sabi niya na wala dang plataforma si PBM sa Pilipinas. Kaya lagi daw ginagamit ang issue ng WPS. Wala bang plataforma si PBM sa Pilipinas? Wala bang programa si PBM sa Pilipinas? What do you think, mga kababayan ko? Please comment dyan sa baba at babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Okay?
sasampalin natin ito ng ebidensya. Unang nagbigay at marami pong ibinigay na problema itong si Digong kay PBM. Una, ang utang, mga kababayan. Magkano ba yung utang ang iniwanan ni Digong kay PBM? So sabi po sa balita dito, last August 5, 2022, Marcos Jr. nagmana ng 12.79 trillion utang mula sa Duterte admin. Diba? So malaking utang po ang binitawan, malaking utang po iniwanan nito si Digong, at saka ang nagresolba dito itong si PBM. So ano ba ang update dito? Ayon po sa balita ng Bureau of the Treasury, utang ng bansa patuloy ang pagbaba dahil sa pagbabayad ng gobyerno sa ilalim ni PBM. Dahil sa walang humpay na pagbabayad ng gobyerno, nagpapatunay ito ng stability ng ekonomiya ng bansa ayon sa mga eksperto. So yan po ay tinutugunan po ni PBM. Hindi po tumigil si PBM sa paghanap po ng mga solusyon para po mabayaran ang utang natin dyan sa Pilipinas. Tapos ngayon, sinasabi niya na wala dang platforma si PBM, wala dang programa si PBM. Diyan pa nga lang sa pagtulong po ng ating presidente sa ating mga kababayan po, ng mga magsasaka, na talagang binibigyan dito po ng tulong ni PBM, ayuda, para po matugunan ang kanilang problema sa financial. So malaking tulong po ang ginawa ng ating gobyerno ng Marcos admin. Tingnan nyo po yung mga nasasabi ngayon ng magsasaka. Tingnan nyo ang ano po yung masasabi po ng taong bayan dyan po sa mga remote areas, sa lahat po ng mga lugar po na pinupuntahan po ni BBM, na kung saan first time na isang presidenteng nagpunta doon. Ipakita ko sa inyo, ito pong sinabi po ni Sir Enrique Razon Jr., mga kababayan, na kung saan diba sabi niya na malaki ang problema ang minana ni PBM, sabi po yan ni Enrique. At yan po ay sinabi ko noon kahapon, pero wala kasi akong ipinakita po na video, mga kababayan. So ngayon, ipakita ko sa inyo kung ano po yung ibig sabihin ni Sir Enrique Razon. For more details, let's watch this. Yung po binanggit nyo na may short term tapos long term, mga 5 to 7 years, magkwentahan nga tayo ng panahon. Sa tingin, nakakadalawang taon na si BBM po eh. Apat na taon na lang po siya. Tingin niyo po ba bago siya bumaba sa pwesto eh, magiging happy naman tayo mga consumers tungkol po sa presyo ng kuryente o power rate? Oo, mangyayari din yun. Taon-taon, kakaroon na ng medyo bababa hanggang nasa competitive level tayo. Pero every year may mararamdaman yan, the next 2-3 years. Ayun ang importante. Kasi alam nyo, kaya ganun po yung tanong ko. Siyempre, tayo magkukwentuhan dito. Sasabihin ng mga kababayan natin na siyang nakararami, yung mga middle class o kaya yung mas mahirap pa. Sabihin, puro kwento naman kayo, hindi naman namin nararamdaman yan. Yun lang kasi hindi pwede madaliin . Mm. Puro construction yan, puro engineering, investment. Buti nga may maraming mag-invest dito sa sector na to . Opo. Dati wala nag-invest dyan . Marami po ba ngayon? Pati mga foreigners, ganun? Oo, kasi na-lift na yung foreign restriction sa renewable . Kaya pumapasok na yung mga foreigner. Dati restricted ang foreign ownership . Ngayon na-lift na ng gobyerno. Isang critical policy na nagawa ni PBBM yan. Oo. Na hindi mas mentras maraming nag-i-invest, mas malaki ang fighting chance natin, ano? Oh, ang kailangan dito, mas marami ang bottom line dito at mangyayari to sa next 3 to 5 years. Mas maraming supply kaysa sa demand. Mm. Nandito ko ang produkto pag isang klaseng produkto at konti lang bumibili, mabog sa kompresyo niyan. Ganon din yan sa kuryente. Babalikan natin si Basti, mga kababayan. Wala bang platforma si PBM? Nakatawa naman. Wala ba mga foreigners nag-invest ngayon sa panahon po ng Marcos admin? Diba? Yan kasi ang napaganda noon ng mga business cycles, ng mga businessmen. Napaka-optimistic po yung mga tao na yan. So ito pong nakikita po natin sa mga pananalita dito ni Basti na hindi sila karapat-dapat talaga na maging presidente. Hindi pwede sila maging presidente. Bakit? Kasi kapag sila po ang maging presidente, hindi nila kayang paunlarin ang Pilipinas.
kasi hindi sila business-minded. Nakikita natin yan dito kay Basti kasi nga taliwa siya mag-isip. Dahil daw mayroong tension dyan sa WPS, ginagamit niya yung WPS na wala dang mag-invest daw ng mga foreigners sa Pilipinas kasi natakot baka daw magkagera. Pero tingnan niyo po yung sinasabi dito ni Enrique Razon, which is talagang baliktad po sa sinabi po ni Basti. So nakikita ho natin ang mga Duterte hindi pwede maging presidente. Okay? So before tayo mag-forward po, i-shadamar natin, nandiyan po si Angelita Holsanger, Manoa Miguela, nandiyan po si Gregorio Riquelman Jr., hi Juliani Reed, Maria Fumoto, Raymond Neron, Rosalinda Katubig, nandiyan po si Liway Tanso, Edward Porlahi, hi to Rosemary Vidal, nandiyan po si Alicia Leek, Jonas Jax, Victor Robin, Shemezo Elvi, Rosalie Cartera, and hi to JB Bautista. Okay, so pag-usapan na natin itong si Sara, mga kababayan. Kasi meron akong napansin sa kanyang sinabi the other day sa kanyang ambush interview. As usual, bumabaliktad pa rin po. As usual, meron pa rin po siyang nabanggit na title na isang American TV series sa Netflix, mga kababayan, about po sa politika pa rin po. So ipaparinig ko muna sa inyo ang kanyang sinabi. For more details, let's watch this. Ano mo po nagsabi nyo na 20 million daw yung fund para doon sa Bonsona coverage? Ay, hindi ko, hindi ko masagot kasi hindi ako part ng House of Representatives. House of Cards. Ma'am, moving forward. Okay, doon. Di ba may nabanggit siya sa last po, House of Cards, makakabayan? Alam ba natin po yung House of Cards? Itong House of Cards na to, ito po yung American TV series doon sa Netflix, na kung saan ito po yung about po sa isang US representatives na isang politiko na walang awa, mga kababayan. Yes, politiko po na walang awa, at siya po ay he's seeking revenge. Naghanap siya dito po ng revenge. Ano ba tawag sa Tagalog po yung revenge? Yung paghihiganti. Na gusto niya mahigante doon po sa kanyang sinuportahan po na isang presidente na tatakbo at naging presidente, mga kababayan. So before pa po yun tumakbo bilang presidente, merong promise sa kanya na in case po kapag siya po ay kapalit po sa kanyang pagtulong na tatakbo bilang presidente, yung tao na yun na gagawin daw siyang isang Secretary of State, mga kababayan. So yun po ang promise ng naging presidente na ngayon na ito pong isang politiko na to, isang US representative, gagawin daw siyang Secretary of State. Before po nangyari yung inauguration, mga kababayan, before po sa inauguration, nagiba po yung desisyon. Gusto po ng presidente na yon na gagawin na daw siya, ipasok na daw siya doon sa Congress kasi mas valuable daw itong tao na to doon sa Congress. So syempre, wala siyang choice, mga kababayan, so tinanggap niya. Pero sa likod po ng kanyang plano, ang kanyang asawa at siya naging aktivista, mga kababayan. So sa pagiging aktivista niya, ang kanyang plano, pabagsakin niya yung presidente pati po yung mga kabinete. So yun po ang ibig sabihin po ni Sara Duterte na House of Cards, makakabayan. May plano po kung ito po ang kanyang gagawin base po sa movie. Kasi yung movie na yun, siya po ay naging aktivista kasi hindi po natugunan, kasi hindi po pinayagan ang kanyang gusto, ang kanyang gin-promise daw sa kanya, kaya siya po ay naging aktivista. Ngayon, siyempre, nakaroon siya dito po ng paghihigante, gusto niyang pababagsakin yung presidente pati po yung gabinete. Kaya nga ginbas na naman po itong si Sara, kasi nga dito, bakit alam niyo pa yung titles na ito? Malamang sa malamang na dyan po sa kanyang office, sa Office of the Vice President, wala siyang ginagawa kundi nanonood na po ito ng mga political TV series. Correct if I'm wrong. Kasi yung mga series po sa Netflix, mga kababayan, hindi naman po yan 30 minutes lang, 1 hour lang, 2 hours lang, hindi po. Kundi napakahaba po ng series na yan at marami pong season ho yan. Diba? Pero bakit niya alam po yung mga movies na yan? Bakit niya nabanggit po yung mga movies na yan? So malamang sa malamang, ang kanyang time, kaya hindi po niya natugunan po yung issue dyan sa DepEd, kaya wala siyang natulong po sa DepEd kasi puro po siya dito panonood lang po ng Netflix. So tama lang talaga no na hindi siya pinagbigyan dito ni PABM na papasukin po or pahawakan niya yung DND Secretary. Kasi meron talaga siyang masamang balak, meron siyang masamang plano sa ating presidente. Sa mga binabanggit pa lang po niya ng mga movies, like for example, Designated Survivor, which is that yan po ay bomb threat.
dito rin po sa House of Cards na binanggit niya the other day sa kanyang interviews, ito rin po yung paghihiganti sa presidente doon rin po sa mga kanyang kabinete. So yan po ay napakasamang plano ni Sara. Tapos palusot ka agad itong SMNI, iniba niya kaagad po ang meaning daw ng, iniba po ni Jason Sa ang meaning po ng House of Cards. Iniba mga kababayan, hindi ba niya alam na, marunong rin po tayo na magbasa? marunong rin po tayo umintindi po ng plot story po ng isang TV series. Kasi kapag titinan ho natin dyan sa MDB ba yan? MDB, na kung saan makikita po natin po yung mga movies doon, kung ano po yung istorya nito, sino po yung mga cast, malalaman natin po yung plot story po ng series na yan. At maintindihan na naman natin yan, di ba? Tapos iniiba ka agad ang meaning po ng ano ng House of Cards. Ito, grupo daw, House of Cards daw, yung mga grupo po na wala namang ginagawa dyan sa house. Yung presidente daw na wala daw ang ginagawa. Parang ganun, mga kababayan. Parang ginagawa dito na incompetent yung mga leaders natin, presidente, kabinete, yung mga leaders natin dyan sa Pilipinas, senator, lahat-lahat wala daw ang kwenta. Yun daw ang ibig sabihin ni Jason Sa. Iniba niya kagad. Well, in fact, ang totoo pong plot twist, story po ng House of Cards, iba po sa sinasabi po ni Jason Sa. Paghiganti ho yan sa presidente at saka sa kabinete. Plano niyang pabagsakin, di ba? So dapat lang, ito pong si Sara, hindi dapat tumanalo sa darating po na 2028 sa presidential election, mga kababayan. Okay? So anyways, kumusta? Siya nga pala, doon po sa ating mga solid viewers, no? Hopefully na ma-like naman po natin at saka mabisita rin po natin ating pong Facebook account, which is yung Gel Review TV. Sana bisita rin po natin kasi meron po akong mga post doon, mga kababayan. Meron po mga post doon si Sir Ivan. Saka doon rin po ako nagre-reply kapag meron kayong gusto pong pag-usapan natin, kung meron kayong gusto po na itatopic natin, at saka kung gusto rin po nyo na forwardan nyo si Sir Ivan ng mga informations na hindi ko nakita. Okay? So please i-like rin po natin ating Facebook account, Gel Review TV. Okay? So anyways, yan po ang ating manakal ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Ama sa Langit, ipinagdarasal ko po ngayong araw ang aking pamilya. Sana po ay madalas na lumapit sa iyo ang aking pamilya upang sambahin ka at mapalapit sa iyo. Naway sundin po namin ang iyong mga turo at luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming buhay. Naway huwag mo pong hayaang sakupin ng takot at kalungkutan ang aming mga puso kapag dumating ang mga problema at karamdaman sa aking pamilya. Sa halip po, bigyan mo po kami ng pananampalataya at lakas upang harapin ang mga ito. O Panginoon, bantayan mo po ang aking pamilya. Pangunahan ang kanilang buhay at samahan sila. Idinalangin ko po ito sa pangalan natin Panginoong si Jesucristo. Amen. So maraming maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.